Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para laging ikaw ang kaunahan na makakasagap ng mga legit updates kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay let me just use her name, ano? At ito naman po ay reaction lang naman po ng mga netizens dito po sa naturang interview ni Sylvia Sanchez. Okay? Kung saan, meron nga pong pagbabago sa kanyang mga statements. Noong una kasi, di ba, sa mga interview po nitong si Sylvia Sanchez, ang gustong-gusto niya pong mangyari kaagad ay magkaroon na kaagad at mabigyan na kaagad siya ng apo nitong si Maine Mendoza at ng kanyang anak. Yun yung talagang pinagkaguluhan po ng mga netizens, ng mga kung sino-sino mga casual fans patungkol po sa kanyang interview. Sa ngayon po kasi, sa ngayong recent po niyang interview, ang nangyayari po kasi ngayon, sabi nga ng mga netizens, teka lang, Sylvia Sanchez, ba't parang umaayaw ka na kay Maine Mendoza? Bakit parang sinusuka mo na si Maine Mendoza? Yan po yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Bakit hukay nyo? Dahil yung sa statement na ibinigay niya kanina po, no, sa kanyang recent interview na ibinalita rin naman po ng PEP Philippines. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Habang ito naman pong si Alden Richards ay nag-update po ng kanyang Instagram story kung saan meron nga pong nahagip, no, nahagip na ulo ng bobblehead, no? Ito po yung sinasabi ng mga netizens na talagang tuwan-tuwa sila. Nakalagay po kasi dyan sa story ni Alden Richards ay safe haven, ano? Kumbaga safe zone na meron po siya, no? At talagang makikita po dyan yung kapiranggot po na nahagip ng bobblehead. At yan po yung pinagkakaguluhan din ng mga netizens, lalo na ng mga fans, dahil alam nila na ito yung bobblehead ng Aldab, no? Ng Maychard. Yan po yung atin din pong pag-uusapan maya-maya lamang. At bilang pasasalamat po, no, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Regina Christy Limpo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, yes, Tatay Dab loves Alden and is very proud of him. You are right, he was influenced by Tatay Dab. Just like the gasoline station at the bypass road which belongs to the group, Tatay Dab personally assisted RJ in the registration and permits at the Santa Maria Municipal Hall. Even if the Mendozas in general are influential and belongs to the upper class in Santa Maria, whatever Tatay Dab have is out of his own hard work, with the assistance, of course, of his wife, Nanay Dab. And that is what he admires most in Alden Richards. He knows that what he has is also out of his hard work. I remember what he said, that when the time comes, of all his children, he knows it's Maine who is very secure in her future. And we know why. Because he knows her future and those of their kids are secure with RJ. May I skip on the user's mother? I simply don't care about them. Thanks and God bless you, sir, your Lola Granny, your family, and your team. Thank you so much, Miss Regina Christy Limpo. And I agree with your statement. Talagang napagtagumpayan ito ni Tatay Dab sa tulong ng kanyang asawa na si Nanay Dab, no? At ngayon nga po, nakikita natin ang isang katauhan ni Tatay Dab. Ano, siguro malamang nakikita niyo yung sarili niya sa hard work na meron si Alden Richards. And thank you so much po to your comment. Punta tayo sa ikalawa nating komento. Ito naman po ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, business owner ang mga parents ni Menggay, kaya naman na influential silang mag-asawa. Wag na lang sabihin na coincidence. Siyempre, bilang father-in-law ni RJ siya, no, Tatay Dab inspired and inspired, no? Ang new business nilang mag-asawa, alam naman natin na may construction company ang mga Mendozas, di naman kaila sa ating na engineer si Tatay Dab. Tama naman ang ginawa ni RJ at Menggay na mag-invest, hindi natin hawak ang panahon. At hindi naman habang buhay nasa showbiz sila, at least pag dumating na yung right time na gusto nilang maging private ang buhay nila, no, for good, secured na sila, especially their kids. Kaya ang mga tao nga naman
na, na yan, ano, eh, napakalaki ng inggit nila sa couple. Nasa kanila na lahat ng good qualities, parehong madiskarte pa. Role model talaga sila ng mga kabataan. Ganyan dapat ang mga iniidolo. Malinis ang reputasyon nila, sadyang ginagawan lang ng issue para masira. But look at them, both. Sila, yung sila, no, pinabayaan, hindi sila pinabayaan ni Lord. Talagang punong-puno sila ng blessings. And I agree, lahat po ng sinabi ninyo, Miss Doris Latupan, ano, for 7 years, never tayong nagpatinag sa mga issues. Aldab lang sa patna. Thanks, Mr. Pinas. Have a blessed Sunday. Totoo po yan, Miss Doris Latupan. Talagang hindi po sila pinabayaan ng Panginoon at hindi natin, yun yung hindi nila maipaliwanag. Bakit? Sa dinabi namin ng mga artista, dumaan ng pandemya, si Maine at si Alden ang hindi naapektuhan talaga. Diba? Yan nga po ay dahil po sa kababaang loob na meron si Maine at si Alden. At pangalawa, no, sila po ay, sila yung kapag kumikita, talagang binabahagi sa mga po pwede pa pong maka, alam niyo yun, po pwede pa nilang maabot. Diba? Hindi man sila nakakatulong sa lahat ng tao, pero talagang minimake sure nilang dalawa na nakakatulong po sila. No, maraming salamat po sa comment. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman kay Matured Reaction Vlog. Sabi niya rito, "Syempre Mr. Pinas, sana mabasa mo ito, no, anak na kasi ni Tatay Dab, no, si Alden. Syempre, gusto ni Tatay Dab na hanggang buhay, oo nga naman, no, habang buhay siya, no, ituturo niya kay Alden ang dapat niyang malaman. Kasi soon, sila Maine at Alden ang magpapatuloy ng negosyo ng mag-asawang Mendoza." I agree with your statement, Matured Reaction Vlog, no? I may not know your true name, pero tama po yung sinasabi ninyo. Oo nga naman, ano, bilang isang magulang, syempre, ang gusto mo lang ay ang seguridad ng iyong anak doon po sa lalaking makakasama niya habang buhay. Diba? Kaya kung po pwedeng ituro mo lahat ng pwedeng ituro doon sa lalaki na magtataguyod ng pamilya, eh gagawin at gagawin mo talaga. Diba? Kaya nga, I agree, no? I got your point at po pwede nga pong yun talaga yung nangyayari at nangyayari ngayon kahit na hindi ito natututukan ng kamera. Ngayon, pag-usapan po natin si Miss Sylvia Sanchez. Kung saan, siya nga po ay na-interview po, no? Na-interview po siya. Hindi ko alam kung anong programa yun, ano? Wala rin naman akong pakialam sa programang yun. Ayan nyo munang pangalanan ko siya dahil may pagbabago po sa kanyang statement. Kung maaalala ninyo sa mga recent po na interview na meron po siya doon, eh talagang apo ka agad ang habol niya dito po kay Maine Mendoza. Diba? Ayun po yung, ito po yung mga reaction, ito rin po yung mga komento ng mga netizens after nilang mapanood ang recent interview ni Miss Sylvia Sanchez. Bakit daw ngayon sinasabi nitong si Miss Sylvia Sanchez na bahala na sila sa buhay nila, no? Malalaki na sila. Ito nga yung pagkakasabi niya, bahala sila sa buhay nila, matatanda na sila at desisyon nila kung ano mang gusto nila. Diba? At hindi ko sila pakikialaman. Bakit daw nag-iiba na ang timpla nitong si Sylvia, nitong si Miss Sylvia Sanchez dito po kay Maine Mendoza? Meron daw ba talagang sigalot na nangyayari? Dahil ang katanungan po ng mga netizens ngayon, bakit nga naman daw po sa Bench Fashion Show, bakit daw hindi nalapitan ni Mengay ito pong si Sylvia Sanchez? Kung gayong nandun naman daw po ito, dahil endorser nga naman daw po ng Bench Philippines, ito pong si Miss Sylvia Sanchez. Bakit daw wala pong pagpapapicture, wala daw pong video na nagkita talaga yung dalawa doon sa Fashion Week na yon, no? Pero ito nga lang po yung masasabi ko. Tama po yung kanilang obserbasyon dahil nagkaroon nga talaga ng parang 360 yung pangyayari, no? 360 na pag-ikot, 360 na pagbabago. Na ngayon po eh parang maging mag-asawa man si Maine at saka yung anak niya, kung hindi man, okay lang sa kanya, di ba? Na para bang kapag ka hindi nagkatuluyan, hindi natuloy ito sa ending na inaasam-asam nilang pagpapakasal, ano? Eh bahala na sila sa buhay nila. Parang ganito po yung nagiging dating sa mga netizens na umasa doon po sa suportang binigay niya dati. Di ba? Yung suporta na gusto ko kagad ng apo dito kay Maine Mendoza, ngayon po nag-iba na. Di ba? What's happening, people? What's wrong with you, people? Well, bahala sila sa buhay nilang yan, ano? At ang susunod nga po natin pag-uusapan ay ang naging IG story naman ni Alden Richards sa pinagkakaguluhan po ngayon. Ito yung mga maliliit na bagay na tuwang-tuwa po yung mga Alden fans. Bakit kanyo? Bakit po sila tuwang-tuwa? Dahil doon nga po sa IG story ni Alden Richards ay nahagip
ang kalahati ng ulo ng bobblehead nitong si Alden Richards, ang kapartner po nito kay si Maine Mendoza. Sabi nga po nila, sa tuwing naglalaro si Alden Richards, talagang nasa desktop niya, no, doon niya nakalagay, sa tapat pa niya, ang safe haven niya, na makikita mo pa ang maliit na bobblehead ni Maine Mendoza at ni Alden Richards. No? Sabi nga ng iba, siguro yan talaga ang lucky charm ni Alden Richards, yung bobbleheads nila ni Maine Mendoza, kaya siya sinuswerte kapag siya ay naglalaro. Diba? Nakakatuwa lang na balik-balikan yung mga ganyang usapan ng mga Aldo fans. Maliliit na bagay, simpleng bagay, pero pinagkakatuwaan nila. Diba? Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Maine at kay Alden. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.